Victoria, alam natin na kapag ang sinabi na ayan tungkol sa fingerprint, eh talagang mas mahigpit pa yan kesa sa mukha ng tao. Kasi ang mukha ng tao eh napapalitan. Pero ang fingerprint ay hindi. Pero ano pa ba ang maaring magpatunay na si Mayor Go at si Goa Ping ay iisang tao talaga? Kabayan, ayon sa NBI, itong fingerprint nga ay talagang infallible evidence para patunayan ng pagkatao ng isang personalidad. Sa ngayon, hinihintay pa natin yung investigasyon ng iba't ibang ahensya para patunayan kung si Mayor Go at itong si Go Hua Ping ay iisang tao ba. Pero ayon sa National Bureau of Investigation, itong ang kanilang fingerprint examination ay isinagawa mula June 25 hanggang 27. Sinuri nila yung NBI clearance o yung fingerprint ni Go Hua Ping sa NBI clearance niya noong 2006 at sinuri rin yung fingerprint ni Mayor Alice Go sa kanyang NBI clearance noong 2021. Ayon naman sa Office of the Solicitor General, ito na ang ebidensya ang kanilang hinihintay para sa kanilang investigasyon. Iisang tao sina Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ang Chinese na si Go Hua Ping. Ito ang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nagsabing pareho ang fingerprints ng dalawa. Sabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, si Go ay isang Chino na nagpapanggap na Pinoy para mga siwa ng mga krimen na isinasagawa sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Nanawagan si Ontiveros sa Office of the Solicitor General na pabilisin ang paghahain ng co-warranto case laban kay Go. Sa pamamagitan ng co-warranto, maaaring mapatalsik sa pwesto ang isang opisyal ng pamahalaan. Hinihintay na lang ng opisina ni Ontiveros ang dokumento mula sa NBI. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, ito na ang hinihintay nilang ebidensya na malaki ang maitutulong sa kanilang investigasyon. Matatanda ang si Go Hua Ping ay ang umano'y Chinese na pumasok sa bansa noong January 12, 2003, noong 13 taong gulang siya. August 31, 1990 umano ang petsa ng kapanganakan ni Hua Ping at ang kanyang ina ay si Wen Yi Lin, ang kinakasama at business partner ng ama ni Mayor Go. Dati nang itinanggi ni Go na siya si Go Hua Ping. Humingi na rin ng tulong si Ontiveros sa NBI para hanapin ang isa pang Alice Leal Go. Ang babaeng base sa dokumento ng ahensya ay kapareho ng pangalan at petsa ng kapanganakan ni Mayor Go. Eh, yun po ang hiniling ko rin sa NBI. Alamin kung nasaan na siya, siya ba ay buhay pa o patay na, at makakatulong ba ang issue sa kanya para resolbahin talaga itong lumalalang misteryo tungkol kay Mayor Alice Go. Nais malaman ni Ontiveros kung nagkaroon ba ng identity theft, kung saan kinukuha ng isang individual ang pagkatao ng iba. Ayon sa Philippine Statistics Authority, iisa lang ang birth certificate na may pangalang Alice Leal Go sa kanilang database. At yan ang birth certificate ni Mayor Go. Pero may mga nakita umano silang irregularidad. Sabi dito na merong kasal ang nanay at saka tatay ni Mayor Alice Go. Sa aming database, wala kaming record ng kasal ang kanyang mga magulang. Pinapakansela na ng PSA ang Certificate of Live Birth ni Go sa Office of the Solicitor General. Pinayuhan naman ni Senador Sherwin Gatchalian si Go na dumalo sa susunod na pagdinig matapos niyang hindi siputin ang hearing nitong Miyerkules. Naiipit na kasi siya, no? At nako-corner na at lumiliit na yung kanyang mundo. Kung hindi siya pupunta, mag-i-issue ng warrant na para physically arestuhin siya at dadalhin sa Senate. Patunay naman umano ang larawan na ito na ipinakita sa pagdinig na konektado si Go sa Lucky South 99, ang ilegal na pogo sa Porac, Pampanga. Sa larawan, makikita si Go na nakaupo sa taas ng isang sasakyan, habang nasa motorsiklo ang isang babaeng naka-helmet. Siya umano si Catherine Cassandra Ong, ang kinatawan ng Lucky South 99. Ipinakita rin sa pagdinig ang isang larawan kung saan kasama ni Go si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa isang source, kuha ito sa bahay ni Duterte sa Davao City. Sinusubukan pang kunin ng ABS-CBN ang panig ng dating Pangulo. Agad naman siyang dinepensahan ng kaalyadong si Senador Ronald De La Rosa. Anybody naman magpapasilipi sa senador eh, sa presidente. Ako nga eh, mga drug lord nga sa... Doon sa Lanao, nakapaselfie sa akin. Hindi ko alam, drug lord pala yun. Eh paano? Hindi naman siya magsabi, sir, drug lord ako. Wala pang tugon ang kampo ni Go sa mga akusasyon.
Kabayan, bukas ay haharap sa media si Senador Riz Ontiveros para sabihin yung mga susunod nilang hakbang dito nga sa kaso ni Mayor Alice Go. Ayon naman kay Senador Sherwin Gatchalian, yung kanilang next o susunod na hearing ay posibleng mangyari 2 linggo mula ngayon. Kabayan? So, Victoria, makukumpirma lang natin ang identity theft na nangyari kung si tunay na Goa Ping ay lalabas at magsasabing, ako si Goa Hua Ping. Ganun ba yun? Oo, kabayan, posible yan kung talagang lalabas o mahahanap nila yung totoong Goa Ping ay masasabi nila o matutukoy nila kung may identity theft. At kasabi niyan, kabayan, kung mahahanap din nila yung isa pang Alice Leal Go ay ma-ensure din o malalaman din matutukoy ng mga senador kung nagkaroon ba o hindi ng identity theft. At sabi nga ni Senador Riz Ontiveros ay nagpapatulong na siya sa NBI para hanapin yung isa pang Alice Leal Go. At yung nanay niya talaga, di ba, ang alam natin ay nakalabas na ng ating bansa, pati yung kanyang tatay? Yung nakalabas na ng bansa, kabayan, si Chinese national na si Wen Yi Lin, yan nga yung pinaniniwalaan na di umano ay nanay ni Mayor Alice Go. Nakalabas na siya ng bansa. At pati yung kanyang tatay na si John Zongo, ayon na rin yan sa Bureau of Immigration sa pagdinig kahapon. Pero ilang beses na nga rin sa mga past, ay sinabi ni Mayor Alice Go na Amelia Leal ang pangalan ng kanyang tunay na ina. Kabayan? Maraming salamat, Victoria Tulad. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.